Alright mga idol, bagamat sinabi nga po ng kasulukuyang Unified Super Bantamweight Champion na Oya the Monster Inoue na nawala ang kanyang interest na labanan pa ang ating former 3 Division World Champion Angas ng Pinas, Janriel Cuadrolas Casimiro, wala na nga po nasabi pang ibang dahilan itong si Naoya Inoue kung bakit tuluyang nawala ang kanyang interest na labanan niya itong ating pambato. So marami nga po nagsasabi ngayon mga idol na baka raw ang huling performance ni Janriel Casimiro kontra kay Yukinori Uguni ang sandailan kung bakit nawala ang interest nga ni Naoya Inoue na labanan siya. Marami naman nagsasabi na baka raw tuluyang natakot ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Pero mga idol, yan naman eh haka-haka lamang ng mga ilang boxing fans. Kaya naman ang tanong nga ng karamihan, posible pa nga bang matuloy ang bakbakang ito? So mga idol, sa video nga natin ngayon ibibigay ko ang ilang mga naisip kong paraan para bumalik ang interest ni Naoya Inoue na labanan niya itong ating pambato na si Janriel Casimiro. So mga idol, ito nga po ay sariling opinion ko lamang at nasa inyo po yan kung sasang-ayon kayo. So mga idol, ang unang-unang naisip ko ang paraan para bumalik ang interest ni Naoya Inoue na labanan itong si Casimiro, dapat nga pong gawin ni Masayuki Ito, ang siyang promoter nga nitong si Casimiro, ang dapat ang susunod na laban nitong si Casimiro, kontra sa mga top rated boxer. Yung kumbaga mga idol, nasa top 10 world rankings ng apat na sanctioning body like WBC, WBA, WBO, and IBF. Yan yung isang paraan mga idol na naisip ko na pwedeng magbalik ng interest ni Naoya Inoue na labanan siya. At pangalawang naisip ko naman mga idol na dapat din gawin ng promoter ni Casimiro na si Masayuki Ito, dapat ang ibigay niyan labang kay Casimiro kontra sa mga top rated Japanese boxer na nasa world rankings nga ng apat na sanctioning body. So pangatlong naisip ko mga idol, impressive win. So mga idol, kailangan makapagtala talaga ng impresibong panalo itong si Janriel Casimiro sa bawat laban niya para bumalik nga ang interest nitong si Naoya Inoue. So mga idol, kasi kung hindi nga po gaganda ang mga panalo nito si Casimiro, wag na nga nating asahan pa na magkakaroon pa ng interest itong si Naoya Inoue na labanan siya. At sa pang-apat naman na naisip kong paraan, dapat pilitin ni Janriel Casimiro na maging top 1 o top 2 world rated boxer sa apat na sanctioning body. So mga idol, kapag nagawa ni Casimiro yan, posibleng matuloy ang kanilang bakbakan. At sa panglimang naisip ko naman na paraan mga idol, hindi ko lang alam kung sasangayon kayo o hindi, dapat bumalik itong si Janriel Casimiro sa MP Promotion. Dahil mga idol, kung atin niya pong maaalala, bagamat merong tampuhan o gusot sa dalawang panig na ito, sinabi nga po ni MP President Mr. Sean Gibbons na kung sakali nga pong babalik dito si Janriel Casimiro, bukas na bukas ang pinto ng MP Promotion para sa kanya. At dagdag pa nga nitong si Mr. Sean Gibbons mga idol na kung sakali nga raw tuluyang bumalik itong si Janriel Casimiro, ang ibibigay niya raw agad na laban title fight agad. So alam naman natin mga idol kung gaano nga ba kalaki ang impluensya ni Mr. Sean Gibbons sa mundo ng boxing. So yan nga yung limang paraan na naisip ko para bumalik ang interest ni Naoya Inoue na labanan itong si Janriel Casimiro. Yan nga po ay sariling opinion ko mga idol, pero kung kayo naman nagtatanungin ano sa tingin nyo ang paraan para bumalik ang interest ni Naoya Inoue na labanan itong si Janriel Cuadrolas Casimiro. So i-comment nyo na sa ating comment section at pag-uusapan natin yan. So hanggang dito na lamang muna mga idol. Maraming salamat sa mga tumutok. Huwag nyo pong kalimutan suportahan itong ating mga videos. Please like, share, and subscribe. And please support boxing. Thank you. Subscribe na sa Boxing Club PH.